Hi guys, share ko lang or update lang po dito kay Avacoin, lalong-lalo na po doon sa mga nasama sa kanilang first snapshot. Tapos merong Avacoin na pwedeng i-claim ngayon. Meron pa pong second snapshot guys, no? Ibig sabihin is pwede pang maglaro, i-continue, tapos pwede pang mag-ipon ng coins dito kay Avacoin. But anyway, let's say kasama ka nga sa first snapshot. Nakalagay dito pwede na mag-claim. Now question is magkano kaya ang gas fee, yung totoong gas fee ha, kasi nakalagay dito 0.05 pero hindi po ito totoo. And then paano i-claim, step by step papakita ko sa inyo guys. And of course kung okay ba siyang i-claim, tapos magkano kaya yung pwedeng maging presyo. Kaya naman sa mga interesado, tapusin nyo ang video na sa ganun ay magkaroon po kayo ng idea. Alright? And as you can see, dito sa ating screen, click nyo play guys, no, para ma-open nyo itong si Avacoin. Tapos nakalagay dito, go to token table, which is, idedirect tayo pag kinlik mo yan. Ayan, dito po. So, nakalagay dyan, connect wallet. So, i-connect mo yung Avacoin mo doon sa wallet na ginamit mo or ton wallet kung tawagin. Na kinonect mo kay Avacoin. Tapos, ayan, sample. So, ako kasi ang gamit ko may Ton Wallet. So, iba-iba. So, pwedeng Ton Keeper or basta kung anong Ton Wallet ang ginamit nyo pag-connect sa Avacoin, yun din po ang gamitin nyo pag-connect. Tapos, sample, no? Kay may Ton Wallet ako, nag-connect. And then, next is, ayan, ito po ilalabas. So, meron tayong 14,160 na Avacoin na pwedeng i-claim. And, ay nakalagay dito claim now. So pag click ko ng claim now guys, of course na-direct ako sa aking Myton wallet, tapos doon ko siya kinonfirm. So ganun din ang mangyayari sa inyo kapag kinlik niyo tong claim now. And make sure na yung Ton wallet po ninyo is merong laman. Okay, meron po kayong balance kasi hindi niyo siya mawi-withdraw or hindi niyo makiklaim yung Avacoin niyo kung wala po kayong balance. Alright, so nung na-claim ko siya guys, ang nabawas sa akin is ito. Ayan, 0.19 sa Ton coin. Sa peso, nasa 76 to 80 pesos yan. Pero syempre kung bibili kayo, abuti ng 100 plus yan. So yan po yung nabawas sa akin nung nag-claim tayo kanina. Tapos may binalik na... asa na yun? Ayan, ito. Ito yung binalik. 0.05 na Ton coin. So ang nabawas total is 0.015. I mean 0.15, no. Basta ito. Ito yung unang ibabawas sa inyo kapag nag-claim kayo. Gamit si Myton wallet, no. Hindi ko lang alam sa ibang wallet, guys. Anyway, try niyo i-claim basta may balance po kayo. Tapos after niyan is ayan, ito nakalagay, claim request submitted successfully. So na-claim na natin siya. Ang mangyayari dito guys, minsan nag-error. So kung nag-error siya, ulitin nyo lang kasi hindi pa yan nag-confirm, or wait nyo lang. Okay? Tapos pag na-confirm na yan, ito yung lalabas. Claim successfully. Then katulad sa akin, nung na-claim po siya, ayan, pumasok po siya sa aking Myton wallet. Ayan po siya, 14,160 Avacoin token. So ngayon kung nandito na sa inyong Ton wallet guys, sa mga magtatanong paano makita yan, if ang gamit nyo Myton wallet, punta kayo dito sa settings, tapos assets and activity, and makikita nyo dito lalabas po si Avacoin. So ang gagawin nyo, i-click nyo lang yan, na yan, para lumabas po si Avacoin sa balance nyo. Alright, so pag na-claim nyo na guys, sabi pwede nang ilipat yan sa mga crypto exchanges. And malilista po siya dito kay BitGet. Ayan, so para sa may mga BitGet account dyan, sa mga wala pa, kailangan nyo mag-create actually. Para, tawag dito, para mabenta nyo si Avacoin. So I suggest guys, no, kung wala kayong BitGet wallet, mag-create account po kayo. Or if na-claim nyo na itong si Avacoin po ninyo, pwede nyong ibenta sa akin yan. Okay? Kasi syempre, mahirap kasi yan. Ililipat mo pa kay BitGet wallet, and hindi basta-basta maglipat kay BitGet wallet. Bakit? Kasi yung address niya magkaiba sa BitGet wallet. I mean, basta kanina hindi ako makapag-send nitong Avacoin papuntang BitGet wallet kanina. Kasi guys, parang yung address doon sa BitGet wallet ang
start niya kasi is A, D to U. Ang hinahanap niya U. So kailangan kong mag-send muna ng balance para malipat ko siya, guys, dito. Ayan, nalipat ko na siya, no? So para malipat ko siya, para magets nyo, nag-send muna ako ng Toncoin dito sa aking BitGet wallet from other crypto exchanges like OKX. So bumili ako ng Toncoin from OKX, nilipat ko dito kay BitGet wallet. Tapos nung na-transfer na, may address akong ginamit na iba po, no? Basta may kailangan kayong gawin, no? Ang hirap ipaliwanag kasi dapat step by step guide, no? So hindi ko siya may pakita. Kapag dito kasi nag-add fund ka kay BitGet wallet, let's say nag-deposit ka, no? Dito kay AvaCoin. Let's say AvaCoin. Ayan. Pag nag-deposit ka kasi, yan, sample yan, ha? Ayan, try natin. Sample. Pag ito ang address na kinuha mo kay BitGet wallet, tapos nag-send ka, let's say mag-send ka, no? Zero na yan kasi nakapag-send na ako. Pero ang lalabas kasi, ayan, pakita ko sa inyo para mag-gets nyo. Siyempre, insufficient, pero try natin sa ton. Ayan, lumabas na. Wait. Nawala. Pero I'm sure nakita nyo sa video yon. Lagyan natin address. Ayan. Tapos. Let's say ton. Lagyan natin. Ayan. So, ayan, nawawala. Sorry. Nawawala eh. Ayan. So, you entered an address in the EQ format. So, ganito ang mangyayari sa inyo, guys, kapag let's say meron kayong AvaCoin na dito sa inyong Ton wallet, tapos ililipat nyo siya kay BitGet, ito yung lalabas. So, yung address niya kasi dito sa BitGet, EQ ang start. Ang hinahanap nila, UQ. Now, question, paano ko siya na-transfer? So, yun ang ginawa ko, guys. Nag-transfer muna ako ng tawag dito, Toncoin, papunta rito kay BitGet wallet. Tapos may ibang address akong ginamit. So sample para makita nyo. Ayan, so ito, nag-withdraw ako from OKX to. And then dito sa Explorer, nung chinek ko siya sa Explorer, ayan, ito yung address na nilabas, UQ. Yung ginamit kong address pag withdraw, ayan, EQ from BitGet to. Tapos nung pumunta ako sa Explorer nila, nakalagay UQ. So ito yung ginamit kong address pag send from dito sa aking Myton wallet. So nag-send muna ako ng Toncoin maliit, tapos AvaCoin na maliit, tapos nung pumasok, sinend ko na lahat. Kaya na-transfer ko yung AvaCoin ko dito sa BitGet wallet ko ngayon. Alright, so medyo komplikado nga siya, guys, no? Anyway, pinakita ko lang naman siya para magets nyo or sana nagka-idea kayo. Anyway, ako may balance po kayo dito, pwede nyo ibenta sa akin yan. Pwede nyo i-transfer na lang sa akin, benta nyo. Then, ayan, dito kay Online Racketero, no? Message nyo ako. May 16,000 followers, guys, ha? Make sure na tamang Online Racketero mahanap nyo. And then, ito yung mga post ko. Ayan, ito yung mga post ko para ma-check nyo. Tapos, ayan, so, pwede nyo ibenta sa akin na lang. Biling ko na lang yan, guys. So, kung hindi nyo matransfer, guys, no? Tapos, we have to wait pa sa price. Kasi yung presyo niya, maraming medyo parang disappointed. Ayan, ang baba po ng price. 0.005. No, napakababa yan, guys. Sa peso ay, let's see, magkano ba yun sa peso? Check natin dito. Asa na yan? Ayan siya, guys, sa peso. 0.029. So, mababa ang price. Kung ito nga ang mangyari, guys, sa presyo, kung ito nga ang maging presyo niya. So, napakababa. So, luging-lugi pa talaga sa gas fee kung ito yung presyo. Let's say 100 lang, 300, 1,000 lang nakuha yung AvaCoin. So, lugi. Now, so, hindi mapapakinabangan actually. But anyway, tapos yung gas fee niya is ayan, 0.19 nasa 74 pesos. So, pwede nyo i-claim yan. Tapos, siguro ay wait na lang po, no, sa next snapshot, no? Sa second snapshot. Kasi first snapshot pa lang naman eh. May pangalawang snapshot pa. So, ibig sabihin, pwede pa pong maglaro
para madagdagan yung balance nyo. Now, balik po tayo dito kay Hamster Combat. Task pa silang pinapagawa dito. Let's say dito, guys, 10,000 is to 1. Kapag nag-okay na yung kanilang application. Tapos, second snapshot is, ayan, pwede po uling mag-claim. Anyway, ang aabangan natin dito yung presyo talaga. No? So, madali na lang mag-claim. Napakita ko naman sa inyo kung paano. So, yung presyo. Kasi kahit mag-claim natin yan, kung ang presyo mababa, lugi pa rin. Alright, anyway, update tayo mamaya. Yun lang. And God bless po sa ating lahat.